for social services at may mga pribado at mga burokratang mga kasama sa gobyerno ang nakikinabang at parang tahimik lang ang ating Office of the President at walang nakikitang mali sa ganito at napakabigat ng forma ng arugansya ni Mel Robles na parang na-believe siya sa kanyang postura, Ma'am Maureen at Brother Franco, na parang untouchable siya. Ma'am, malakas ang loob. Oo, napaka-untouchable niya. Yes. Correct. So, tama ka, Ma'am Maureen, kung hindi ito ma-address, hindi namin ito titigilan sa laban kasamang bayan. Sapagkat hindi lang po CPP, NPA, at mga communist terrorism ang aming babanggain dito. Ang lahat ng sindikato at nag-ooperate para sirain ang ating bayan ay maninindigan kaming dapat managot sa batas at dapat sila ay managot sa katarungan ng mamamayan. At ano, yung kasi yung nangyayari ngayon ano, sa Pilipinas na ikinalulungkot ko no, na pag nagsalita tayo ng ganito, parang meron kang ano, may takot ka na may gagawin sa iyo ang gobyerno, 'di ba? So, we're calling on the president, prove us wrong, prove to us that you are our president. And that you will defend and protect us and that you will speak for us. No, so yun yung yes. Ayoko na nangyayari sa Pilipinas ngayon na pag ikaw yung nasa tama at kinakalaban mo yung mga magnanakaw sa gobyerno, parang ikaw pa yung mapapahamak, di ba? So, correct. Tama. Eh kasi dati ma'am, kung ating titignan, dati ugong-ugong lang itong mga ito. Yeah. So wala talagang sumasagot. Wala, okay, sige, hayaan na natin. Hindi naman lumalabas sa mainstream media. Pero ma'am, hindi naman, ano, yung nagkaroon ng picture, dyan sila nadali, ma'am. Hindi nila may tatago. Yun ang naging parang naging butas nila eh. Pero pagdating sa, matagal na itong mga issue na ito eh. Patungkol sa PCSO. Yung weekly na nananalo. And tapos ngayon, sumunod na. Ito ang talaga naging butas nila na talaga naman nakita na finally. At pinapasalamatan natin na talaga namang binigyan ng investigasyon ito dyan sa Senado. At isa lang dito rin, Ma'am Noreen, yung projection niya doon ni Mel Robles ay talaga naman parang untouchable kung magsalita. Ah, untouchable. Oh. Untouchable. Kaya Eric, alam naman natin sa na marami din ugong-ugong na iilan dyan na sumusobra na eh. Smuggling, yung mga kasindikatuhan. Ito na lang si Michael M. At iba pa na mga issue na sana naman, wag naman umusbong ito dahil sobra-sobra na. Kaya marami nagkakometo dito sa ating mga taga-subaybay. Nasasaktan ng taong bayan. Yes. Tapos pakitaan nyo pa ng ganito. Sasabayan nyo pa ng iba pang issue sa yung mangyayari na naman sa Panay. Na ayun na mabibigat ng mga bagay. You know what? Isa lang yun. You know what? This PCSO problem, yung corruption, has been there for a long time. Noong ko pa naririnig yan, even under PRR this time, I mean, to be very frank with you, no? So I think this problem right now gives us all an opportunity to fix it kasi dyan pinagkukuhaan ang maraming pera para sa mga kababayan na the good that it can do, in other words, is amazingly marami, no? Yes. So I hope that we're being given the opportunity to fix this kasi this has been going on for so long. And if the systems are correct, that's why we go back to ISO. Yeah. That's why I was saying, definitely, PCSO, it has no ISO certification. It is so clear. So when you have, pag meron kayong ISO certification, maliwanag na pe-prevent niya yung pagnanakaw sa taong bayan na mga nakaupo, nakaluklok sa pwesto. Kasi alam mo, ang isang sistema na pangit ay yung sistema na umaasa sa kabutihan ng tao, no? Kasi ang tao ay tao, marupok ka pag nandyan na siguro, no? So, ang sistema na maganda, it doesn't depend on the goodness of the people who are there. So, it guards you against yourself, di ba? So, that's the kind of systems that we need in our government. Yung halos no human contact, no? So, but that is not what is happening now, no? At kita natin ang mga factors of manipulation, deception, and cheating. Sapagkat hindi niya may paliwanag eh, bakit nagkakaroon ng pattern na ang daming nananalo in less than a month at hindi pa nangyari yan sa kasaysayan ng buong PCSO, even in previous government. Ngayon lang siya nangyari. At ayaw natin i-entertain sana na maging malikot ang kaisipan ng ating mga mamamayan, pero nahaharap tayo sa election year. Ngayon ang tanong ng mamamayan, Mel Robles, may nagpapagalaw po ba sa inyo, sir, para mag-raise ng punto
in preparation for elections 2025? Tanong po yan ang mamamayan at legitimate na question yan. Para kaninong benepisyo ang hundreds of millions to several close to 2 billion na ngayon ay nakuha na sa kaba ng bayan natin na sana ay kita mula doon sa gaming program na ito ng PCSO, ngayon ay hindi malalaman at paano ito napunta sa mga pribadong tao na it appears na by pattern of indication, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mukhang ginahit na mga dami para mag-claim ng mga premyo na ito, kaya nga sinindikato ito. Not until and unless si Mel Robles can explain properly with clear cut and transparent na pag-present ng mga datos na hindi ito sinindikato, people will not be prevented to believe that he is running a syndicate gaming operation in behalf of some leaders maybe na may mataas na katungkulan o may koneksyon sa gobyerno, at ang kawawa dito, opisina ng gobyerno ang mismong ginagamit para sa pagsinindikato na maghut-hut o magkakamal ng perang limpak-limpak mula sa dugo at pawis ng false hope of charity game na ginagamit ang mga mahihirap na Pilipino. That is a very serious accountability question now on the part of the general manager of the PCSO. And a suspension order of preventively suspending him from office and immediately conducting parallel prosecutorial and criminal investigation to be conducted upon direction of the president must be in order to restore and regain the integrity and confidence of the people to this kind of charity gaming institution na may malaking kapakinabangan sana ang mahihirap na mamamayan kung hindi kagaya nitong pamumuno ni Mel Robles anang dyan sa PCSO natin. You know, yesterday nung sinabi ni Mel Robles na if there's anything that I should be apologizing for, it's the poor editing. It's what he said, right? No, so you know what I heard when he said something like that? Ang pag nakita mo kasi yung litrato na yon, no, talagang poor, very sloppy editing, photoshopping. So what that says to me is nasanay talaga itong mga ito, no, na yung impunity, no, na yung very brazen na kahit ganyan pwede na yan, okay na yan, wala namang ano, Diyos tayo dito, we can get away with anything, di ba? That's what I'm seeing with work like that, because it apparently, no, if I were to be logical about this, apparently they've gotten away with so much talaga na hanggang umabot na sa ganyang kapangit na pag photo edit, and they expect to get away with it, di ba? So we would like to be proven wrong, no? That our president will step up and do everything. Kasi what you don't want right now is for the Filipino people to lose their sense of outrage. More so our president, the leader of our country. We want you to be the moral compass of our country. And for us to feel that, you really need to step up and respond to this, Mr. President. No? Kasi napakasakit nito. Marami naghihirap ngayon. Tapos napaka-brazen yung impunity ng ginagawa ng PCSO ngayon. Just look at the numbers. It's really a slap in the face of the Filipino people and that they're asking us to swallow, no? Na yung back-to-back na winners na statistically impossible. Impossible. Ma'am, if the president will remain silent on this, ang mangyayari niyan, ang accountability and responsibility ng opisina ng general manager ay direkta yan under sa office of the president yan. So ibig sabihin po, kung siya nag-appoint yan at ganito ka-iskandaloso at kalubha ang mga patungkol na mga pahayag at investigasyon ng sindikato na operation at pangpananamantala sa mga mamamayan gamit ang PCSO na opisina, the president's silence and inaction na hindi niya gagawan ng tamang accountable action coming from Mel Robles at including ang pagbibigay ng katarungan, magtatanong ngayon ang taong bayan sa kanya, kinokonsinti po ninyo ito, Mr. President? Kayo po ba ay benepisyaryo ng kanyang sindikato na operation? Kasi lumalabas ngayon, sindikato ang uri ng pamumuno sa PCSO at napakalaki grand scale of deception and manipulation against the Filipino people's interest, lalo na sa mahihirap, the way na niloloko din nila ang mga mamamayan sa papirma-pirma na diskarte, na budol-budol. Ngayon ang pinakamalaking budol-budol
sa laro ng mga sugal ay walang iba kung hindi ang PCSO ngayon. The way things are revealing now did doon sa Senate investigation. So tama ang panawagan ng mamamayan, Ma'am Lorraine, I second the motion, your position. Hindi pwedeng manahimik at walang gagawin na aksyon dito ang disciplining authority kay Mel Robles bilang general manager ng PCSO ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. I have a question. And, I have a question. What was that Senate hearing for? I'm sorry. Tungkol ito, ma'am, sa reklamo ng integrity and transparency question sa operations ng online lotto, online lottery. Na ngayon ay napuntasan, ma'am, hindi lang pala online lottery, pati ang kasindikatuhan sa pagbibigay ng franchise at operations ng mga STL. Ito naman ang mga sugal sa bayan-bayan, mga munisipalidad at probinsya all over the country, na lumalabas na rin, ma'am, doon sa Senate investigation, ay for sale din para sa mga malalapit dito kay Mel Robles. Mantakin mo, ang mga lotto outlet for sale din para sa sindikato na under the table. Ito rin ang tinatanong ngayon sa kanila. Gaano ka linaw ang integrity of process and giving of permit and accreditation sa mga outlet ng lotto and betting stations na ito at mga lotto operators? At gaano katotoo na ang mga remittances na ito hindi tumutugma sa mga resibo versus sa actual na operations on the ground na may pailalim na component ng illegal na sugal na nagmamaskara bilang lotto? Yeah. Marami na pumakusan tungkol diyan sa kanya sa investigation na ito. Yung kagandahan na nakikita ko dito, no, na it's the age of information. So kasama natin yung mga kababayan natin dito. And I also firmly believe, no, that there are the vast majority of people in government, including our president, no, he will do something about this. Di aayusin niya ito because napakahalaga nito. This is something that he cannot be silent about. And I still believe, I still have faith in our government na may gagawin sila dito. So let's hold faith, no, and of course, most of all, to the Filipino people. Syempre, hindi tayo papayag dito kasi ano, this is already ano, the moral fiber of our country, no, na ganyan pala yung nangyayari kahit yung STL, yung franchise for sale, sindikato, ganyan. Ganun ba yung bansa na gusto natin na iiwan natin sa mga anak natin? Abi, syempre, hindi, no? So, well, it will depend on us. Wag natin papaniwalaan that we don't have a choice in this, no? If there's anything na natutunan natin dapat ngayon, na tayo yun talagang may hawak ng kapangyarihan, and there's proof to that, no? Natanggal natin ang lampas kalahati na CPP, NPA, NDF sa Kongreso nung tayo ay nagsanib puwersa, and etc. There's plenty. Zero active guerrilla fronts. Kayo yun, no? So, let's use that power, no? And let's work with our government, no? Yun. Agree. Yes, hindi natin ito tatantanan, ma'am, ha? Kasi marami ngayon ang nanonood sa atin at nagsasabi, sugal na nga, dinaraya pa. At hindi lang dinaraya, sinisindikato pa to the benefit of a very few who are in the position na gamitin ang poder at kapangyarihan sa gobyerno the way the PCSO General Manager right now is being accused by public perception dito sa kanyang pananagutan sa limpak-limpak, almost close to 2 billion pesos na mga questionable na pag-release ng winning prices doon sa mga taong kinu-question ang integridad at pagkatao dahil mukhang involved sa mga dummy operations to claim prices. Parang gusto ko na magkaroon ng tsa-tsa at isali ang death penalty sa mga plunderers. Tingin ko yun talaga ang dapat. Talaga, honestly. Dapat talaga you line them up against the wall and really shoot them. Sama mo dyan mga terorista, no? Mga salot sa bayan. Kasi ma'am, yung billion-billion halaga, katumbas na rin yan ang buhay ng mga taong nagugutom. Oh yeah, yes. Tama. Tapos parang wala lang sa kanila. Ayun ang basihan ni PACC, Chairman Belike. Yung milyong halaga mo katumbas ng kanin na pinag-aagawan ng isang mahihirap na pamilya. Tapos sa'yo, nagpapakasasalan tayo dyan. Kaya death penalty talagang isinusulong dyan ng sagayon maging leksyon na at hindi na maulit pa. Eh kaso lang, nakikita po natin yung sunod-sunod. Una yung patungkol sa smuggling. Sunod, iba't ibang kasindikatuhan po ang nangyayari sa ating pamahalaan. Yeah. Oh, I have a thought about this. No? Although it seems na material yung nagiging problema ngayon, I really think this is a moral problem of our country. No? And that it has started with the leaders that we choose. Therefore, gusto ko sana mag-pitch dito, no? Na ang susunod na mga leaders na pipiliin natin, simple, humble, hardworking, napakahalaga sa akin na simple,
simple living, payak na pamumuhay. I think maybe I'm dreaming, no? But I've seen it. Eh? I've seen it that it's possible. I see it with the vice president. I see it with the former president. Napakahalaga nung mga leaders na hindi hayok sa pera, no? Hindi, kasi sandali lang tayo dito sa mundong ito, no? Ang sana gusto nating bansa ay isang bansa na mayaman sa hindi material na bagay, yung mga mahalaga, 'di ba? So this is what we are planting for our children, and we want a rich harvest. So anyway, we are going towards an election year, and sana we can choose really leaders who are really simple, hardworking, incorruptible, compassionate, lahat yon. No, this is all up to us. No? Yeah, kasi it's ang very... sabi nga dyan ni, naalala ko dyan ang binabanggit ni Pastor eh. If you cannot have true love for the people, you cannot have true love for good service and public service. So kung mahal mo lang sarili mo, interest mo, kayamanan, material na bagay, you can never be a true public servant. Tama yan mo rin. Correct ang bagang Alam mo Eric, kasi naririnig kong amounts of money no, naninanakaw all through this it's just staggering. I mean, ilan ba puwet na mga ito? Ilan ba yung gaano ba ka ilang lifetimes ba nila kailangan yung ganyang kadaming pera? Isa lang naman yung lifetime natin dito. So hindi ko naiintindihan yung pagkaganid, yung bottomless pits talaga of greed. Kung may tinatawag Father Franco na windfall of profit, ito naman ay overflowing of greed. Yeah. Hindi masakit-sait na kasakiman at pagkagahaman. At babalik doon sa binabanggit ni Ma'am Lorraine. Tama po kayo, Ma'am Lorraine. The moral compass and the values of the leaders must be very clear. Na pumasok siya sa gobyerno at nanungkulan na elect siya o na-appoint siya, hindi para magpayaman at magkamal ng sarili niyang interes, kung hindi nandun siya para maglingkod. At hindi para gawin ang opisina at kapangyarihan bilang daluyan ng kasakiman at lalo pang pag-aalipin sa mamamayan. Yan po ang nakikita natin ngayon na maraming kulang na mga values sa ating mga leaders, and I agree na sa taong bayan din po yan babalik during elections. Eric? Yan po ang mahalaga. Eric, kailangan yung sinabi mo, kailangan makuha ng ating mga kababayan yung ambag nila dito sa ganitong mga leaders, no? Dahil hindi naman sila parang bula na naupo dyan, eh. Correct. Kayo ang nagbigay ng tiwala ninyo dyan. So meron ako nakitang isang video, napakaganda, simpleng tao, nagsasalita siya. Maari ba sa susunod ang kunin natin ay yung talagang may character, talagang may pagmamahal sa bayan, hindi magnanakaw, etc., etc. So in other words, parang nakuha niya na yung kapangyarihan ay nasa atin. At kung meron tayong reklamo man ngayon, sino ba naglagay dyan? Sino ba naglagay dyan? Di ba tayo din? Di ba? So, while this really pains us, no? Napakasakit makita lahat ito, that pain is very useful because that pain wakes us up sa kamalian ng pag-iisip na ginawa natin. Napakababaw, no? So, galingan natin yung pag-iisip natin at pagpipili ng susunod na mga leaders natin going into an election year, no? Agree. Eric, magsilbing aral na po ang mga nangyayari po sa ating lipunan, sa ating pamahalaan, sa bawat taong bayan. One last thing, Franco, kung bakit napakahalaga na makita mo yung ambag mo dito, no? Kasi pag lagi mo na lang sinisisi yung official na nakaupo dyan, ang ibig sabihin nun, helpless ka eh. Helpless ka. But you're not helpless. Ikaw, dapat makita mo yung ambag mo dyan. Ba't ka nagbigay ng tiwala dyan? Para mabawi mo yung tiwala mo ulit. Kasi yan ang kapangyarihan ng taong bayan. So, to fail to see what your part is in all of this is to make yourself helpless. But to see what your part here is makes you powerful. And that's what we are. We are powerful. Okay. Yes. At nagawa na natin yan, Brother Franco, ha? Briefly, na rejoinder, nagawa natin yan. Yung panluloko at malalim na pag-infiltrate sa gobyerno natin through the party-less system. Yes. Tatlong seats nila ang nawala, or apat.
noong 2022 elections. At ngayong 2025 elections, dapat wala nang isang makabalik dyan. Yeah. Sa naiwan nilang party list, sapagkat kung si Mel Robles ngayon at ang PCSO ay inaakusahan ng public perception ng mamamayan na nagpapatakbo ng PCSO na parang sindikato para magkamal ng limpak-limpak na salapi mula sa kahirapan ng mamamayan na naniniwala sa sugal at charity work or sa game of charity dito sa end game of chance dito sa PCSO, mas may malalang sindikato na dapat din nating tanggalin. At yan ay manggagaling sa kapangyarihan ng mamamayan na mulat at may paninindigan na baguhin ang sistema ng ating mga resulta sa eleksyon. Sino po sila ang pinakamalaking sindikato? Ang CPP, NPA, yeah, NDF na nandiyan sa loob ng Kongreso. At yes, ma'am, limpak-limpak din na salapi, yeah, ang kanilang ninanakaw sa ating bayan, yeah, at binibigyan pa ng matuwid sa loob ng Kongreso. Every year, ang tatlong ito na naiwan for 3 years ay hindi bababa po sa 300 million a year ang pondo na umiikot sa kanila. So close to 1 billion din ang pondo na nasasayang at nawawaldas dahil nandyan po ang sindikatong CPP, NPA, NDF na mga party list nila at may poder pa at tinatawag pang honorable, mm-hmm, at mayroon pa extraordinary fund na mga, mm-hmm, benepisyo. You know what, ano, Eric, no? Itong nangyayari ngayon sa Senate, we welcome that talaga. And I really, what I really think, all eyes will be in, on Senate right now, no? Yes. Yan, kasi ang taong bayan talaga galit na talaga dito. So nakatingin tayo ngayon kay Senate, kay Senator Coco Pimentel, kay Senator Tulfo at sa buong Senado. Kasi kayo ngayon ang tinitingnan ng taong bayan na pag-asa dito, kasi for a lot of us, no. Maybe I'm speaking for myself. Let me just speak for myself. For me, the conclusion, unless proven otherwise, ha, my conclusion is that, yeah, there's plunder here. No, because the, yeah, numbers again, no, it's really evidence-based, no. Statistically improbable 'yung nangyari dito. So unless there is an explanation to this, I will say plunder, no. So we are looking at Senate right now, and the eyes of the whole nation will be on Senate. So yeah. And the one to stop this plundering operation na may impunity, yes, na parang walang pakialam sa sentimento ng mamamayan at hindi natatakot sa batas will be the president himself. Kasi siya nag-appoint nito kay Mel, yeah, Robles. Yeah. And we have to have faith in our president, no? We put him there. So yes, at